Okay, magandang hapon po sa lahat. Doon sa mga nagsasabi po na ako ay hindi na nag-broadcast, nagkasakit po ako kaya hindi ninyo ako napapanood. Kalalabas ko lang sa hospital kaya itong boses ko iba. Mga kabigwas, yung kanilang format ngayon, bagamat mayroong kunting bully, yung pinakita tungkol sa usapang addict, medyo na-alarma ako dahil bago pa lang ang programa nila, tinapatan ni Adik. Ang bandera wala ng kredibilidad. Si Raulo na ata ang maniniwala dyan kasi ang manager nila, Adik. Tingnan natin ha, magbibigay na ako ng komentary. Unang labas, kung talagang huwaran siya, tingnan mo natin ha. Tingnan mo yung i-play natin. Yan ang sa unang-unang video niya. Kasama niya si John Paul Dacoco dyan, di ba? Yan yung nasa kotse sila. Dyan siya natalo ni Elgin Damasco dahil sa paghihit-hit niya ng droga. Ngayon, ang sabi nila nagbago na. Ipapakita ko yung pagbabago. Ito yung pagbabago niya. Tingnan mo, nagbago nga, nakahubad na siya. Dati kasi nakadamit. Ngayon, nakahubad na siya. Alam ko pa kung kaninong bahay ang pinasok niya. Ngayon, ang ating pag-uusapan ngayon, itong paglaganap ng droga sa Palawan, ito lang masasabi ko, alam kaya ng kapulisan? O may sabuatan sila ng kapulisan? Bakit ni isang pulis walang nag-imbestiga kay Louie La Rosa? Lukuhan na yan. Nililin lang nilang sarili nila. Yung ulat nilang sinasabi nilang napakaganda ng performance ng PNP ng Palawan, utot ninyo. Binubula ninyo sarili ninyo. Napakaraming ordinaryong taong tinamnan ninyo ng mga droga. Samantalang nandiyan yan, lantaran yan, walang nag-imbestiga. Nagpagagawa pa siya ng nagpapadrug test pa. Negative! Kung hindi ba kagaguhan na yan? Niluluko ninyo ang taong bayan. Kaya doon sa mga PNP, alam ko naman nagbalasa na, sana mayroon man lang, wag ninyong ikatwiran sa aking pinalubog yan ng grupo para malaman kung sino ang mga drug lord. Hindi ganun ang pagpalubog. Tandaan ninyo yan. Marami akong hawak na ebidensyang mga pinagtatamnan ninyo ng droga. Samantalang itong si Adik hanggang ngayon hindi ninyo naimbestigahan. Yan ang pag-usapan natin. Konektado ba ang kapulisan sa droga? Samantalang mayroon namang naglalantad na naghihit-hit ng demonyo pero hindi na disiplina. Salamat sa dalawang angel ko. Salamat, sir. Anong masasabi nga? Lalo na ikaw, Angie, ikaw yung piansador. Diba? Ano sa tingin mo? Bakit walang nag-imbestiga? Sa tingin ko kasi, sir, baka malamang mayroong sabuatan yung PNP at saka si Adik. Yun lang sa tingin ko. Kasi ako, parati ako sa Justice Hall, hindi ko yan siya nakita doon. Na sana man lang, yung sabi nga ni Sir Tommy, na sana pinaimbestigahan din. Dahil lantara, nakakahiya po sa atin. At saka ang daming naplantiran. Yes po. O, diba? Isa na sa mga naplantiran dyan, yung hawak ko ngayon nakakulong. Sabi ko nga, mag-antay kang demonyo kang major ka. Alam ko namang pinahahunting ninyo ako. Salamat kayo. Nagyabang paraw eh. Dalawang buwan na sir, hindi na nagbo-broadcast. Patay na. Kasi patay na ata. Nagkataon lang na inoperahan ako, tinanggalan ako ng abdo. Huwag kang mag-alala. Papatutubuan kita ng pigsa sa puwit. Maayos ko. Bawal pa sa akin na stress eh.
Pero inimbitahan ako itong dalawa na ito dahil naawa ako dahil yung kanilang programa, tinapatan pa. Ang gustong pag-usapan ngayon, bakit hanggang ngayon yung manager ng Bandera na si Louie La Russa hanggang ngayon walang nag-imbestiga? Napakalakas pa naman sa Justice Hall. Di ibig sabihin may sabuatan dito. Huwag na ninyo kaming lukuhin. Nag-VIP pa yan pag pumasok doon, sir. O, kita nyo? Alam ko yan kasi naging, bago po ako dito, nagtrabaho rin po ako ng 7 years yata yan dyan. Naging casual contractual po ako dyan. Naka-VIP pa po siya pag pumunta doon. Hindi ko pa yan siya kilala dati. So, nung nalaman ko na siya yan, sabi ko, bakit naka-VIP? O, kita nyo na. Adik yan, naka-VIP. Wala man lang isa. Ni politiko, walang umano dyan. Ibig sabihin may sabuatan, mahalakas pa manghingi yan. O, diba? Diba, Louie, ako pati nga, nahingian mo ko eh. Di mo kalain, broadcaster akong gunggong ka. Kaya yung Bandera, wala nang kredibilidad yan. Antay kayo na gumaling lang ako ng husto. Pasalamat kayo, nagsusuka pa ako. O, kayo dalawa, sige. Alam mo na ako ha. O, sige sir. Salamat sir sa aming imbitasyon. Actually talagang matagal na namin siyang inimbitahan at gusto po naming patunayan na buhay. Na buhay. Malakas, hindi po tumulto. Nahawakan po namin o. Baka sabihin niyo multo. Nahasin pa ko, hindi po tumagos. Pero pumayat. Pumayat nga lang. Siya. Pero mas maganda na pumayat. Mas guwapo siya ngayon. At saka mas pumuti. Kasi partner, ang sabi daw ni Major Manalo, hindi na nag-broad kasi. Kasi bigwas. Ilang buwan na ako. Patay na. Tao po yung nakikita ninyo. Nalawakan ko. Hindi po tumagos. Hindi ako tumagos. At saka, hindi pa yan mamamatay si Bossing. Maraming nagpipray sa kanya at maraming tao pang umaasa sa kanya at nag-aantay. Mag-antay lang kayo sa pagbabalik ni Bossing. Ayan. So maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir, sa pagpa-unlock nyo sa aming ano. Pero mayroon lang akong tanong kay Louie. Louie, hindi ba sumakit tayo nga mo sa dalawang babaeng ito? Grabe ka sakit. Tayo nga. Diba? Ewan ko lang. Ewan ko. Baka ngayon, nandoon, nagtakip ka na ng tainga mo ngayon. Naka-headset na, sir. Okay, mga ka-bigwas, abangan lang yung pagbabalik ko. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, sir. Thank you.